target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sa pulka ni Ka-Rex Cayanong. Sa Target On Air. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Processed Dairy Essence Cheese, Purple Love Cafe at Green Rose Resort. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Dampalit All-Star Cockpit Arena, Malabon City. Ito, sundan ko lang ho yung isang tagso natin kanina regarding ho doon sa illegal na operation ho nung Sabong. Alam nyo, nung panahon ho ni dating Pangulong President Digong, number one ho na tumalima ang chairman ng WPC na sila ho'y hihinto doon ho sa operation ho nung Sabong. At ito ho yung statement ni Mr. Charlie Atong-ang. Gusto ko pong magpasalamat sa ating mahal na Pangulo at sa PAGCOR na binigyan kami ng pagkakataon na makapag-operate po ng Sabong. At dahil dyan, sa gitna ng pandemya, ay marami kami natulungan na kababayan natin na nagkasakit at nasalanta ng bagyo sa pamamagitan ng aming Pitmaster Foundation. Napanood namin kaninang umaga sa news na na-start ng ating mahal na Pangulo na pasamantalang ipatigil muna ang operasyon ng Sabong upang mapag-aralan at maiayos ang problema at issue hinggil sa Sabong. Kami po sa Pitmaster ay sumusunod sa tawag na ating Pangulo at kusa kaming titigil ngayong gabi kahit wala pa ang kautusan ng PAGCOR. Kaya pinapaalam ko sa inyong lahat at sa ating mga master agent, operator ng mga OCBS at ating mga kasamahan na breeders at sa mga tumatangkilik at nakikinabang sa industriya na ito na huwag mag-alala at mag-antay muna habang inaayos ang mga tamang polisiya ukol dito. Maraming po salamat sa inyong lahat at magandang gabi po. Yan ho yung statement to ni Chairman Charlie Atong. Ansisti ho kasi ngayon, mga kaibigan, dahil nagsulputan ho yung mga illegal na online Sabong. Maging sa mga social media, kumbaga yung mga platform, at nag-iinganyo ho sila doon ho sa mga master agent na kapag ka ho nakadikit yung logo ng WPC at may mga pagkakataon pa doon ho sa Sabong worldwide na yan, ultimo ho yung mga entry name ginagamit ho dun sa SWW na yan. And tanong, sino ba nasa likod ho niyan para matuldukan na yan? Mismong picture ni Charlie Atong-ang, dinidikit ho dun. Kaya maraming nalilin lang. Para lang ho sa kaalaman nyo, wala hong legal na nag-ooperate ho ngayon ng Sabong. Ang matindi ho nito ngayon, mga kaibigan, yung mismong video na yon, ni statement ho ni Mr. Charlie Atong-ang, inedit ho nila at ito ang inalabas ho nila sa social media. Gusto ko pong magpasalamat sa ating mahal na Pangulo at sa PAGCOR na binigyan kami ng pagkakataon na makapag-operate po ng Sabong. Yan pong inedit na yan, nag-date ho sila ng 29 kahapon. Kaya maraming nalilin lang, para lang ho sa kaalaman nyo, yan ho'y inedit ho nila at nung panahon pa ho ni President Digong yung statement na yun, kaya ho namin pinalay para ho maintindihan nyo na inedit ho nila, dinuduktong ho nila doon ho sa mga platform ho nila para mag-inganyo ho sila. At yan na, sa kabilang TV screen, nakita nyo yung may bilog na yun, yan ho yung ginamit pa hong date ho nila. Fake news ho yan, para lang ho sa kaalaman nyo. At lagi nyo tatandaan, wala pa hong binibigyan ng franchise ang PAGCOR. Maging si President BBM, ayaw ng Sabong. Sa madalit salita, lahat po na nag-ooperate ngayon na nakikita nyo sa mga social media, wala hong kinalaman ho dyan ng WPC at pilit ho nilang ginagamit ho yung mga logo para ho makapag-inganyo ho sila ng mga player, yung mga master agent
Kaya kami makikipag-ugnayan ho sa Philippine National Police, maging sa tanggapan ho ng PAGCOR, kung kinakailangan burahin yung mga link, yung mga website na yan, para ho maiwasan yung sinasabing pang-inganyo ho nila. Diba dun ho sa mga master agent o mga player, wala ho tumatakbong legal na isabong. Lahat ho yan puro ho illegal. Kagaya ho yung Sabong Worldwide na yun, yung BCP na yan. E nangyayari ho, derby ano ho yan eh, derby farm. Sa isang farm, magkakaroon ho ng derby. Kumbaga, nasa isa hanggang 50 ho na sultada, magbe-break ho yan, lilipat ho dun sa isang farm. Tapos lilipat ho dun sa isang farm, at yung pinaka-DJ o host na yan, nakamirror lang ho sa isang messenger, tapos nag-iinganyo sila ng lumaro. E baka ma-scam ho kayo. At kung meron ho kayo nakikita mga logo na ginagamit ang Pitmaster, ngayon pa lang ho, matapang kong sasabihin na yan ho ay illegal. Ginagamit lang ho nila yung WPC para ho sila makapag-inganyo ng kanila ho mga player. Ang oras ay hatid sa inyo ng Centro Mall. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Karex Cayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karex Cayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.